Pinag-iisipan na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-ban sa mga paputok. Kasunod yan ang pagsabog sa paggawa ng kwiti sa Santa Maria, Bulacan na ikinamatay ng tatlo. Balita hatid ni Oscar Oida. Inisa-isa ng mga pulis sa mga paggawa ng paputok sa Santa Maria, Bulacan. Nais silang makatiyak na sumusunod naman ito sa mga panuntunan upang hindi na maulit ang aksidente na kumitil sa buhay ng tatlong mag-iina. Binusisi ang distansya ng bawat istasyon sa mga paggawaan. Ang hindi pagkakaroon ng safe distance sa bawat istasyon ang nakikita nilang naging kapabayaan ng may-ari ng AA Fireworks kung kahit nangyari ang pagsabog. Bago sila mabigyan ng recommendation ay tinupad naman nila ang tinatadhana ng batas. Ngunit sa akto ng paggawa ay nagkaroon po sila na addition. Inaresto na ng mga pulis ang may-ari na si Wilfredo Alonzo, pati na ang trabahador na si Marvin Casau. Naharap sila sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Bunsod na nangyari pagsabog, hindi naman maiwasang mangamba ni Louis Belista na bilang na ang araw ng pagninegosyo ng paputok. Yan na raw ang pangkaraniwang iniisip ng mga may-ari ng pabrika ng paputok sa tuwing magaganap ang aksidente. Isabi ko nga po, isa lang po yung nakagawa ng mali. Damay po lahat kaming mga nagagawa ng paputok. Sa kanilang pabrika ng kwiti sa Bukawika, inabutan ko si Jimwell na nakatutok sa paglalagay ng misto sa silinder ng kwitis. Misto ang tawag sa pinaghalo-halong buhangin, uling at pulbura. Balot ng misto ang kanyang kamay, pero di na niya ito iniinda. Alam niyang peligroso, pero kailangan daw niya ang trabahong ito. Bakit nga ito pang isipan mong pasukin trabaho? Eh wala na pong iba. Wala na pong iba. Ito lang po pinagkakabuhayan dito sa Bulacan. Iba yung pag-iingat daw ang kanilang ginagawa para hindi raw abutin ng disgrasya. Katulad po nitong gawaan ko, yung mitsahan ko po, hiwahiwalay po siya. Once po nagkaroon ng diferensya doon, yun lang po yung bibigay. Hindi po madadama yung iba kasi po hiwahiwalay yung distansya ng gawaan ko. Bukod sa pagkabahala, likha ng pagsabog, iniisip rin daw nila ang posibleng pag-ban sa paputok sa susunod na taon na binanggit ng Pangulo bilang konsiderasyon na rin sa mga negosyante. I will see if I can do it by executive order. Total naman ang ano dyan is the power of the president to come up with measures to protect public property, public interest, public safety. Oscar Oida, GMA News.